morning everyone! So once again, so andito naman tayo sa panibagong house tour dito sa bagong namin ito sa may The Grand Park Place Village here in Imus, Cavite. So in Grand Park Place, no, it's a full executive subdivision, no, here in Imus, Cavite. So ito yung secured entrance with a 24-hour security. Tapos with a sticker, ano to, no? And easily accessible to sa mga major roads like yung Cavitex head to Bacoor, and from Manila naman yung Coastal Road, no, going to Aguinaldo Highway. Yung house na to is a 2-story single detached house and lot, no? And meron itong 3 to 4 bedrooms, 3 to 4 toilet and bath, 1 maid room and 2 car garage. So ang lot area nito ay 150. Ang floor area nito ay 207.755 square meter. So again, ang amenities dito sa loob ng Grand Park Place, so meron silang clubhouse, swimming pool, basketball court, at also yung mga nearby places dito sa area ng Grand Park Place ay nandito yung academic, no, Primavera School, no, and yung Rizal College, no. Yung hospital naman na malapit dito is sa City of Imus Doctor. And yung mga commercial establishment na malapit dito sa area na to is yung SM Hypermart. No, malapit lang yan sa entrance gate natin. And also yung City Mall area dito sa Anabu and yung SNR Imus. So tara, samahan nyo ako para ipakita namin sa inyo yung isang project namin dito sa Grand Park Place. At napakaganda. I'm sure na magugustuhan nyo. Tara, let's go! Ito ako ngayon sa harap ng gate. Makikita nyo dito, meron ditong vintage na mailbox. Ayan, so isa to sa trademark ng mga project dito na ginagawa namin. And syempre, meron na rin siyang doorbell. So tara, meron na siyang kasamang gate. Ha? Ito yung RFO na, no? Kung may gugustuhan nyo yung unit na to, pwede na kayo lumipat. Syempre, andyan yung ating price sa description. So ayan, so dito, kasya dito yung dalawang cargo, no? Ito yung ating garahe, kasong-kasong yung dalawa dito. So dito, pwede kayo maglagay ng mga halaman. Ayan. And, paikot lang dito. So dito naman, ito yung pinakamain entrance natin. So, pwede kayo maglagay ito yung pick pocket garden. Ayan. So, pwede kayo maglagay ng halaman dyan. And also yung papuntang lanay. Dito yan. Papuntang service area. Samahan nyo muna ako, ikutin natin yung service area. Tara. Kaya pwede kayo maglagay dito ng halaman, mga hanging plants. So ito yung pinaka sliding door natin is, sa lanay na papunta dito sa may kanyang kitchen and dining area. So dito sa likod, nandito yung kanyang service area. So yung laundry area, pwede rin kayo maglagay ng dirty kitchen dito sa likod. Ayan, pwede rin siyang takpan i-extend. So tara, balik tayo dun sa harap para pasukin natin yung loob. I'm sure magugustuhan niyo yung bahay nito. Napakaganda. So ayan, dito tayo ngayon sa pinaka main door niya. So tara, pasalan natin. Pasok natin yung loob. So off lang tayo ng shoes para hindi siya mabunyan yung loob. So yung main door na ginamit, is a solid wood naman. Ayan, so ang ganda. And then yung tiles niya is a 60 by 60. May mga naka-install na mga ilaw. Ayan. So ito yung pinaka-living area niya. Ayan. And then, ito yung kanyang kitchen. Dining area. So dito naman yung door pupunta doon sa service area. Ayan. So, kung ano yung makikita nyo dito, so dito na yung kasama sa turnover natin. So ito yung ating kitchen. And dito sa aking kanan, ito meron siyang nagkaya ng mga plates, no? Aking solda. Dito sa ground floor, meron isang room dito. Kaya nga sinabi ko 3 to 4 kasi ito, either na pwede ka kung meron kang maids, no? O kaya kung meron kang elderly, pwede mo siyang nangitin. Yan. Kasi itong room dito sa baba, meron siyang sariling CR o toilet bath. Toilet and bath, sorry. Toilet and bath. Isama na rin siyang cabinet. Yan, so after natin sa ground floor, pupunta naman tayo dun sa second floor. So, pwede nyo check yung ating ceiling na nakakaganda.
sa ground floor, meron siyang powder room. Ayan, sa powder room sa ground floor. Ganda, nice. So, punta tayo ngayon dun sa second floor. Ito ay two-story, no? Single detached house nila. And mapapansin nyo yung stairs natin, napakalapad. Pati yung steps nga ay made of solid wood, no? Ayan, ganda. It's wood, tapos may kasama siya yung steel floor. So, I think 1 meter yung lapad ng stairs. And nandito tayo sa second floor. So, pag-akit na pag-akit mo ng second floor, nandito yung bedroom 1, bedroom 2. At meron siyang, ito yung toilet ng bath sa gitna. Pero unahin muna natin, nasa kaliwa ko, ito yung papuntang master bedroom. Ayan. So, ito yung master bedroom niya. Very nice and laki. And also nakita niyo yung bathtub. I-install ito doon sa loob ng bathroom. Ayan. So, meron na siyang kasamang cabinet. So, may daanan ng cabinet. So dito sa loob ng master, meron siyang sariling toilet and bath. So kung saan i-install nila itong bathtub. So ito yung kanyang toilet and bath. Sobrang laki, sobrang lawak. So maganda. So papunta naman tayo doon sa bedroom number 1. So kung galing ako sa hanggan, pag-akyat ko, nasa left side ko yung master bedroom. So pag nasa kanan ko ay yung bedroom number 1. Ito naman yung bedroom 2. At dito naman yung kanyang toilet, toilet and bath na ko nasa common area. So ito yung bedroom number 1. Sa bedroom number 1, yung kasama ng cabinet yan naka-installed na. So kung ano makikita nyo talaga din sa video na to, ay ito na mismo yung turnover ng ating room. Ayan, so mapapansin nyo meron siyang dalawa yung kanyang window. Meron siya dito, meron siya dito. Very nice. So yung mga nangaraan na yung mga ilaw. So paglabas ko ng bedroom 1, dito naman tayo sa bedroom number 2. Ayan. So ang lalaki ng space ng room niya, no? Dito sa bedroom 2, meron na rin mga naka-installed na cabinet. Ang ganda ng cabinet. So, meron din siyang dalawang window, dalawang bintana, ito sa aking kaliwa at sa aking kanan. Ayan. So, ang ganda. Nice, very nice. Okay, so yun. So, nakita nyo. So, yung toilet and bath dito sa third floor, yung common, ito naman siya. Ayan, kung napapansin niyo yung color, ng color white yung kanyang wall, pati yung ceiling, para ang gandang tignan, ang linis tignan. So ayan, meron itong tatlong room dito sa taas. Master bedroom, bedroom 1, bedroom 2, and yung common toilet and bath. Tara, babawi tayo. Para ang developer nito, yung mga project dito sa Park Place, ay with a 42 years experience na sa kanyang pag-develop. Kaya talagang maaasahan natin na talagang halos magaganda, no, yung kanilang mga project at kilala-kilala yung may-ari ng o yung developer ng project dito. So marami kami mga project dito sa Grand Park Bay. So kung mapapansin niyo mga nauna namin ng video, so follow ko lang yung aming YouTube channel, no? So diyan makita niyo yung Asian Israel Estate Marketing. Ayan, so ngayon doon sa mga interested, no, dito sa property na to, dito sa bahay na to, andyan yung aming description sa baba, no? Andyan din yung sample invitation, o pwede nyo kaming i-PM or i-call doon sa mga ibang details na kailangan nyo. And yun, no, so mga viewers, so bago lang kayo sa aming channel, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe, okay? And hit the notification bell at para makakuha kayo ng mga marami pa namin mga household video. So by the way, no, this is James De La Rosa from Asian Hills Real Estate Marketing na nagsasabing ang lahat ng mga household namin ay sobrang ganda at may ibigan niya talaga. So maraming salamat and God bless. See you sa mga next naming video. Bye!